ang tipa ni Simeon. Si Simeon, ang pangalawang anak ni Jacob at Leah, ang malakas na lalaki na inggit siya kay Joseph at naging pasimunok ng pakana laban kay Joseph. Unang Kabanata. Ang kopya ng mga salita ni Simeon ang mga bagay na kanyang sinalita sa kanyang mga anak bago siya namatay. Sa 120 taon ng kanyang buhay, nang panahong iyon ay namatay si Joseph na kanyang kapatid. Sapagkat nang may sakit si Simeon, dinalaw siya ng kanyang mga anak at siya'y nagpakalakas at naupo at hinagkan sila at sinabi, "Makinig mga anak ko kay Simeon na inyong ama at ipahayag ko sa inyo kung anong mga bagay ang nasa aking puso. Ako ay isinilang kay Jacob bilang pangalawang anak ng aking ama at tinawag akong Simeon ng aking ina na si Leah sapagkat dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Bukod dito, ako ay naging napakalakas. Ako ay hindi nang liip mula sa anumang tagumpay at hindi rin ako natatakot sa nararapat. Sapagkat ang aking puso ay matigas at ang aking atay ay hindi natitinag at ang aking mga bituka ay walang habag. Sapagkat ang kagitingan ay ibinigay din mula sa kataas-taasan sa mga tao sa kaluluwa at katawan. Sapagkat sa panahon ng aking kabataan ay nainggit ako sa maraming bagay kay Joseph, sapagkat siya'y minahal ng aking ama ng higit sa lahat. At itinakda ko ang aking isip laban sa kanya nung wasakin siya, sapagkat ang prinsipe ng pagdaraya ay nagpadala ng espiritu ng paninibugho at binulag ang aking pag-iisip. Na anupat hindi ko siya itinuring na kapatid, ni hindi ko pinalagpas kahit si Jacob na aking ama." Ngunit ang kanyang Diyos at ang Diyos ng kanyang mga magulang ay nagsugo ng kanyang anghel at iniligtas siya sa aking mga kamay. Sapagkat nang ako'y pumaraon sa Shechem upang magdala ng ungwento para sa mga kawan at si Reuben sa Dothan, kung saan nandoon ang aming mga kailangan at lahat ng aming mga kalakal, ipinagbili siya ng aking kapatid na si Judah sa mga Ishmaelites. At nang marinig ni Reuben ang mga bagay na ito, siya ay nalungkot sapagkat ninais niyang ibalik siya sa kanyang ama. Ngunit nang marinig ko ito ay luba akong nagalit kay Judah dahil pinahintulutan niya siyang umalis ng buhay. At sa loob ng 5 buwan ay nagpatuloy akong mapuot laban sa kanya. Ngunit pinigilan ako ng Panginoon at ipinagkait sa akin ang kapangyarihan ng aking mga kamay. Sapagkat ang aking kanang kamay ay kalahating nalanta sa loob ng 7 araw. At alam ko mga anak ko, dahil kay Joseph ito ay nangyari sa akin. At ako ay nagsisi at umiyak. At ako ay nagsumamo sa Panginoong Diyos na ang aking kamay ay maibalik at na ako ay umiiwas sa lahat ng polusyon at inggit mula sa lahat ng kahangalan. Sapagkat nalalaman ko na ako ay nag-isip ng masamang bagay sa harap ng Panginoon at Jacob na aking ama, dahil kay Joseph na aking kapatid sa aking pagkainggit sa kanya. At ngayon, aking mga anak, makinig sa akin at mag-ingat sa espiritu ng panlilinlang at inggit. Sapagkat ang inggit ay namamahala sa buong pag-iisip ng isang tao, at hindi siya pinahihintulutan na kumain o uminom o gumawa ng anumang mabuting bagay. Ngunit kailanman ay nagmumungkahi sa kanya na wasakin niya ang kanyang kinainggitan. At habang namumukadkad ang kinainggitan, ang naiinggit ay nawawala. Sa makatwid, 2 taon kong pinahirapan ang aking kaluluwa ng pag-uuyuno sa pagkatakot sa Panginoon. At nalaman ko na ang kaligtasan mula sa inggit ay dumarating sa pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kung ang isang tao ay tumakas sa Panginoon, ang masamang espiritu ay tumatakas sa kanya, at ang kanyang pag-iisip ay gumagaan. At mula ngayon, siya ay nakikisimpatsya sa kanya na kanyang kinainggitan at pinapatawad ang mga iyong napupuot sa kanya, at sa gayon ay huminto sa kanyang inggit. Pangalawang Kabanata. At nagtanong ang aking ama hinggil sa akin, dahil nakita niya na ako ay malungkot. At sinabi ko sa kanya, ako ay nasasaktan sa aking atay, sapagkat ako ay nagluksa ng higit kaysa sa kanilang lahat, sapagkat ako ay nagkasala sa pagbebenta kay Joseph. At nang kami ay lumusong sa Ehipto, at iginapos niya ako bilang isang espiya, alam kong ako ay nagdurusa ng makatarungan at hindi ako nagdalamhati. Ngayon si Joseph ay isang mabuting tao, at taglay niya ang Espiritu ng Diyos, paliwasay, mahabagin at maawain. Hindi siya nagdala ng masamang hangarin laban sa akin. Ngunit inibig ako gaya ng iba pa niyang mga kapatid. Mag-ingat sa mga tuwid mga anak ko sa lahat ng paninibugho at inggit
at lumakad ng may katapatan ng puso, nang ang Diyos ay mabigyan din kayo ng biyaya at kaluwalhatian at pagpapala sa inyong mga ulo, maging gaya ng nakita ninyo sa kalagayan ni Joseph. Sa lahat ng kanyang araw ay hindi niya kami siniraan tungkol sa bagay na ito, kundi inibig niya kami na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At higit pa sa kanyang sariling mga anak ay nilwalhati kami at binigyan kami ng mga kayamanan at mga baka at mga bunga. Gawin din ninyo, mga anak ko, bigin ang bawat isa ang kanyang kapatid na may mabuting puso at ang espiritu ng inggit ay lalayo sa inyo. Sapagkat ginagawa nitong mabagsik ang kaluluwa at sinisira ang katawan. Ito ay nagdudulot ng galit at digmaan sa isipan at pumupukaw sa mga gawa ng dugo at inaakay ang isipan sa pagkabalisa at nagdudulot ng kaguluhan sa kaluluwa at panginginig sa katawan. Sapagkat maging sa pagtulog ang masasamang paninibugho ay nanginginig at sa pamamagitan ng masasamang espiritu ay gunugulo ang kaluluwa at pinapanggulo ang katawan at ginigising ang isipan mula sa pagkakatulog sa kalituhan. At kung paano ang isang masama at makamandag na espiritu, gayon din ang pagpapakita nito sa mga tao. Kaya si Joseph ay maganda sa anyo at magandang tingnan, sapagkat walang kasamaan na nananahan sa kanya, sapagkat ang ilang kabagabagan ng espiritu ay ipinakikita ng mukha. At ngayon, mga anak ko, gawin ninyong mabuti ang inyong mga puso sa harap ng Panginoon, at ang inyong mga landas ay tuwid sa harap ng mga tao. At makakatagpo kayo ng biyaya sa harapan ng Panginoon at ng mga tao. Mag-ingat kung gayon sa pakikiapid, sapagkat ang pakikiapid ay ina ng lahat ng kasamaan na humihiwalay sa Diyos at naglalapit kay Belial. Sapagkat aking nakita sa sulat ni Enoch na ang inyong mga anak ay mabubuwal sa pakikiapid at gagawa ng masama sa mga anak ni Levi sa pamamagitan ng tubak. Ngunit hindi nila malalabanan si Levi, sapagkat siya ay makikipaglaban sa digmaan ng Panginoon at lulupigin ang lahat ng inyong hukbo. At sila ay magiging kaunti sa bilang na nahahati kay Levi at Judah. At walang sino man sa inyo ang magiging kataas-taasang kapangyarihan, maging gaya rin ang iprinoprasiya ng ating Ama sa kanyang mga pagpapala. Ikatlong kabanata. Masdan, sinabi ko sa inyo ang lahat ng bagay upang ako ay mapawalang sala sa inyong kasalanan. Ngayon, kung aalisin ninyo ang inyong inggit at lahat ng katigasan ng ulo, ay isang rosas ang mamumukadkad ang aking mga buto sa Israel, at gaya ng isang liryo ang aking laman sa Jacob, at ang aking amoy ay magiging gaya ng amoy ng Libanus, at gaya ng mga sedro ay dadami ang mga banal mula sa akin magpakilanman, at ang kanilang mga sanga ay maglalayo. Kung magagayong malilipol ang minhi ni Canaan at walang malalabi kay Amalek, at lahat ng Cappadocians ay malilipol at lahat ng Hittites ay lubos na malilipol. Kung magagayong mawawala ang lupain ni Ham at ang buong bayan ay malilipol. Kung magagayong ang buong lupa ay magpapahinga sa kabagabagan at ang buong sanglibutan sa silong ng langit sa digmaan. Kung magkagay lulwalatiin ng makapangyarihan ng Israel si Shem, sapagkat ang Panginoong Diyos ay lilitaw sa lupa at siya rin ang magliligtas sa mga tao. Kung magkagay ang lahat ng espiritu ng panlinlang ay ibibigay upang yurakan sa ilalim ng mga paa at ang mga tao ay mumumuno sa masasamang espiritu. Kung magkagay babangon ako sa kagalakan at pagpapalain ang kataas-taasan dahil sa kanyang mga kamangha-manghang gawa, sapagkat ang Diyos ay kumuha ng katawan at kumain kasama ng mga tao at nagligtas ng mga tao. At ngayon, aking mga anak, sundin ninyo si Levi at Judah at huwag lumaban sa dalawang tribo na ito, sapagkat mula sa kanila ay babangon sa inyo ang kaligtasan ng Diyos. Sapagkat ipabangon ng Panginoon mula kay Levi parang isang punong saserdote at mula kay Judah bilang isang hari, Diyos at tao, si Jesus Christ. Ililigtas niya ang lahat ng Gentiles at ang lahi ng Israel. Kaya nga ibinibigay ko sa inyo ang mga kautosang ito upang kayo rin ay makapag-utos sa inyong mga anak upang kanilang sundin ang mga ito sa kanilang mga henerasyon. At ang matapos ni Simeon ang pag-uutos sa kanyang mga anak, siya ay natulog na kasama ng kanyang mga ama na 120 taong gulang. At iniligay nila siya sa isang kabaong na kahoy upang dalhin ang kanyang mga buto sa Hebron, at kinuha nila ang mga ito ng palihim sa panahon ng digmaan ng mga Egyptian, sapagkat ang mga buto ni Joseph ay binabantayan ng mga Egyptian sa mga libingan ng mga hari,
sapagkat sinabi sa kanila ng mga mangkukulam na sa pag-alis ng mga buto ni Joseph ay magkakaroon ng kadiliman at kalungkutan sa buong lupain at isang malaking salot sa mga Egyptian. Nanupat kahit sa pamamagitan ng isang lampara ay hindi makikilala ng isang tao ang kanyang kapatid. At ang mga anak ni Simeon ay nananaghoy sa kanilang ama. At sila ay nasa Egypt hanggang sa araw ng kanilang pag-alis sa pamamagitan ng kamay ni Moses.